It's been all over the internet, and of course, it's also the talk of the town. Ang daming threads na ginawa ng karamihan, and you know, people just give their 2 cents about it. And I know you're all very familiar of the, you know, issue or the news about Sarah Geronimo and Matteo G's secret civil wedding. Plus, of course, meron ding balita about Matteo punching Sarah's bodyguard. Dahil sinabi nga daw ng bodyguard to Mommy Divine na may secret civil wedding, di ba? Mm-hmm. Well, people are so stressed about, well, it's the fact na, you know, you have to keep your wedding secrets. Ay, yung wedding plans mo secret sa iyong sariling mom, di ba? I don't think moms do not want their children, you know, I mean like do not want their children hiding something from them. Lalo na kung special occasions, di ba? Because those are milestones sa iyong buhay. And of course, you just simply want to be part of it. Mm-hmm. Well, as a mother, if this happened to you, like what happened to Mommy Divine, what would you feel like, Chloe? What do you think? Kung mangyayari sa akin yon, laman ko na lang na hindi pinaalam sa akin ng anak ko na magpapakasal siya. Sama ako sigurong nanay. Talagang sasama loob. or siguro may questionable sa relationship namin ng anak ko. Kasi that's it's something that a daughter would want her mother to be involved sa pagpaplano, sa pagpipili ng damit, or kahit naman hindi sobrang involved, but at least yung may input ka man lang ba? Or kahit, well, ang alam ko kasi hindi naman sikreto na magpapakasal sila eh. Ang according lang naman, sabi daw sa mga balita, pinaplano na na magpakasal ng dalawa. But the thing is, hindi yata nagko-cooperate yung mother. According pop star. Kaya, siguro, para hindi na magkaroon pa ng kung ano-anong pagkukontra sa pagpapakasal nila, inunahan na nila. Like, decide na lang sila on their own. Na magpakasal na in a civil ceremony. So, kung ako siguro yun, tatanong ko yung sarili ko, ano bang nagawa ko sa anak ko? Sinikreto to sa akin, di ba? There is something that's really going on. Mm-mm. Between the relationship of the mother and the daughter. Bakit ganon? Ako siguro kung sa akin mangyari yun, as a mom, baka initial reaction would be, sasama ang loob ko. Ba't ako na-left out? Yeah. Diba? Parang, ba't ako tinanggal sa plano, hindi ko alam, o talagang tinuloy nang wala ako doon. Yeah. Alam mo yun, parang iisipin ko siguro bilang nanay is natiis ng anak ko. Na hindi pa alam sa akin. Kaya akong tiisin ng anak ko. Alam mo yun? Yeah, true. Parang ganun yung iisipin mo eh, diba? Pero katulad din ng sinabi mo, it will also make me question myself. Mm-hmm. What went wrong? What did I do wrong? Mm-hmm. For them to hide it from me. Mm-hmm. If ever mangyari siya sa akin, ano, bilang isang nanay. Kaya yung 1-year-old ko, sabi ko, huwag muna mag-girlfriend. Kaya alam mo, dito na papasok yung, di ba, marami nagsasabi, hindi nga yung gawin ng anak ko yan. Kilala ko anak ko. We don't really know our kids and what they're capable of doing. Yeah. Tsaka, ang hirap din kasing, ano ba, matawag dito, parang minsan mahirap din tanggapin sa ina. Sa totoo lang, ang mga magulang kasi medyo hirap mag-let go. Mm. Lalo na pag alam mong aalis na sa poder mo yung anak mo. Yeah. Tapos they will have their own life. Mag-a-adulting na talaga sila on their own. Yeah. May mga magulang talagang really hirap silang mag-move on dun sa part na yon. Na syempre, baby nila yun eh. Yeah, lalo na kung uni ka iha mo pa o uni ko iho. Alam mo yung pakiramdam mo na parang nabawasan ka. Mm-hmm. ng something sa buhay mo. Pero in fact, sa mga naririnig ko sa mga weddings, sa mga mothers nga sinasabi nila, don't feel bad because in fact, you gain another son or another daughter in the family pag may ikakasal. Although for some mothers, normal na malungkot in the beginning. Yeah. Diba? Syempre, yung baby mo is now a lady. Yung baby mo is now a handsome gentleman. That's diba? True. Capable of starting their own family na rin. Right. Ayan. So, Nick, what do you think Sarah and Mateo's reasons? As a mom? Kunyari ako na lang yun. Kunyari ako si Mateo. Okay. Ako, I think hindi naman nila gustong i-disrespect yung parents. Yeah. I have a feeling that they gave the parents a heads up. Mm-hmm. Baka umabot lang sa point na hindi nagkasundo. Oo. Siguro... Sa kulay ng motif. Siguro hindi nagkasundo, but they really loved each other. So, I guess parang final, ano na yun,
Parang yeah. final decision yun. And I think it was mutual on their part. Yeah, yeah, uh-oh. It should be. Yeah. It should be. The feeling must be that strong. They must be very sure of each other. So, kaya nila naggawa yun. Kasi kung hindi naman sobrang strong yung feeling nila for each other, I don't think they would, you know, try to disrespect their parents. I just feel lang for the girl, no? Hindi lang kay Sarah, yung mga nagdaan sa ganito. Kasi, you know, after being such a good daughter, tapos you're going to go through your wedding alone, I'm sure mahirap yun para sa kanya. Oh, definitely. Mm. Definitely. So, I don't think, in this case, like, kunyara sila Sarah nga, or any daughter who has gone through this, it's not easy too. Like, because you know that your parents may not be, you know, accepting. You wanted your parents to support you, but often, you know, not naman often, but like, there are cases when parents don't support their kids' decisions. And that's difficult for the son or the daughter too. Yeah. Syempre, parang pinipigilan mo yung puso eh. Hindi mo matuturuan ng puso eh. Wow! Oh, talaga! This is not, ano, parang, hindi naman siya first time na news, ano. If you can remember many, many years ago, during the issue with yung kay Heart Evangelista and Senator Chis Escudero, the same thing, hindi rin nag-attend sa wedding yung mom niya. May ganun ding issue na yung parents ni Heart is, you know. But although, it's a different, totally different topic. So, do you think, Chloe, ano ba yung reason ni Mommy Divine? Bakit? You know, parang medyo may pagpigil siyang nagaganap para sa kasal ng anak niya. Ayaw ba niyang makasal yung anak niya sa tingin mo? Well, whatever her reasons are, siya lang nakakaalam nun eh. Kung ano man yung mga reasons niya talaga kung bakit ayaw niya. And kung anong naramdaman niya, siguro she might have probably felt disrespected. Mm-hmm. And siguro ito na yung point na iniisip niya na after all ng mga pagpapalaki and all at pinagsamahan, you know, eh, kaya palang gawin ng anak niya yun sa kanya. So, I'm so sure na ngayon, sobrang nalulungkot yun. Mm-hmm. May denial pa yun. Mm-hmm. Plus, yung the fact na di niya, I'm not sure kung nakakapag-usap pa sila kahit sa text man lang. Mm-hmm. There's a possibility na baka hindi nagre-reply si Sarah. I don't know. Mm-hmm. Pero, as a mother, sobrang masakit yun. Masakit siya. Masakit yun. Yun nga lang, sagutin ka ng anak mo eh. Eh, ito pang totally, tanggalin ka sa equation ng kasal na parang, di ba, wala kang magawa. So, wala eh. It's just, sila na lang nakakaalam nun eh. Ba't sila umabot sa ganun, di ba? Actually, di ba, minsan kahit nga tayong mga parents is ano, kahit alam nating may pagkakamali tayo, tapos, nagkaroon ba ng konting komosyon o konting away between the mother and the child, ano? Oo. Parang, pag sinagot-sagot ka ng anak mo, pero alam mong tama siya, nasasaktan ka pa rin. Yes. Because it's the thought na kaya akong sagutin ng anak ko. Kahit na alam mong mali ka. Pero alam ng nanay yun na, parang may mali ata ako. Ako, sinasagot na ako ng anak ko kasi alam niya tama siya. Kasi yung generation natin, kahit mali sila, hindi tayo pwedeng sumagot eh. Diba? Pero ngayon, hindi. Very opinionated na ang mga bata. Yeah. Diba? So it's the thought na ano eh, na parang pag nag-decide sila without you, pag sinagot-sagot ka, nakakasama talaga you feel disrespected. Ganun lagi. Automatic yan sa mga nanay. Diba? Now, for millennials like you, Nick, ano, if dumating yung time na or ma-experience mo that your parents will interfere with your romantic relationships, diba? How would you feel and what would you do? I think, first of all, I think I'm happy because I don't think they care. I mean, they do care, but like, I know my parents and I think they trust me enough to make the right decisions. Mm-hmm. So, yung babalikan ko lang yung mga nasabi nyo kanina, I do understand. Kasi syempre, inalagaan mo yun. Yeah. Parang ako din, di ba? Parang I think... Baby boy ka nila. I know, I'm a baby boy. So, I owe it to my mom, definitely to my dad too. But for me to let them know kung baby ano ba nangyari. I know. But at the same time, I think kung hindi man kami magkasundo doon, sorry, pero feeling ko kaya kong gawin yung parang yung ginawa. Kasi mas okay na yun for us. I think yung generation din namin, lumaki din observing the past generations. And maybe you were married to someone that you didn't, you know, really love so much because your parents, I mean, were also part of the equation. Oh, yeah. So for us, parang we really want to make sure that the person we're marrying, the person we're spending the rest of our life with, is someone na gusto talaga namin. I mean, your parents might be mad at you now, but at least matatanggap din eventually. And hindi namin kayo sisisihin.
yeah. for the decision that you made for us. Correct. Oh, that's true. Tsaka sa bagay, ikaw makakatabi nun eh. Correct. Correct. Kasi naman hindi natitira sa bahay ng parents mo. Exactly. Magsulo kayo agad. You have to be responsible, yeah, on our end lang. So, yeah. That's it. I remember my tatay when he was still alive and I told him na, Otay, mag-aasawa na ata ako. Oh, sa wakas! Ang tanda mo na eh! Ayan ang supportive. Sa wakas, ang tanda mo na. Basta huwag kang titira dito ah. Oh, actually, yun naman ang concern eh. Yeah. Kaya't ako sinabihan ko na rin yung mga anak ko eh. Kasi mga bagay, utang na loob ha. I want my privacy. Huwag kang titira dito. Make sure na pag nag-asawa kayo, kaya nyo na. Yeah. Diba? Diba? You must be proud. As parents, you must be proud pag naging ganun yung turnout. I mean, I'm not saying na parang mahirap yung nakikitira ka dun sa biyanan mo ba? Sa biyanan mo? It's not a bad thing. But it's not a bad thing. Yes. But what I'm saying... For Filipinos, parang normal na yan. Correct. But like when you decide to get married, you have to make sure that you will be responsible for your family. That's for the true. Family that you're building. Yeah. Correct. Yeah. Well, ikaw, Chloe, ano bang masasabi mo sa mga parents na, you know, who's trying to interfere with their children's romantic relationship? Kung yung talagang, ano ah, talagang active na active on hands. Ayoko niya. Stage mother. Kung minor, I think maiintindihan mo. Minor eh. May karapatan ka. Karapatan ka, minor de edad. Pero, 31, tulad mo. Yeah. If you believe that you have raised your children well, then there is nothing for you to worry about. Because, you know, this is the part wherein, if you really, you know, did your part sa pagpapalaki sa kanila at napalaki mo ng tama, in the long run, hindi kanila kailangan. Kasi they can, you know, they can decide on their own. I agree. Mas gugustuhin ko pang makita ko yung mga anak ko nagdedesisyon ng sarili nila. Yep. And input ko na lang ang tatanungin. Kasi we should allow our children also to make mistakes. Yes. Because that's the time, ako, sa observation ko sa buhay ko, ha, nung mga times na sobra akong mapaghimagsik sa parents ko, and my parents would tell me, see, eto na, at least I learned. Yeah. Diba? Yeah. So, sasabihin ko na lang sa sarili ko, eh, ikaw naman, ginusto mo naman yan eh. Diba? I cannot say na yung mga magulang ko hindi rin naman sa akin nakialam. Pero on their part, paalala lang sila palagi. Mm-hmm. Alam mo yung mga paalala, ikaw, pag yun na naging decision mo, baka magsolo ka buong buhay mo. Correct. Yung mga gano'n na hindi super hardcore. Yes, yes. Diba? So, kahit naman matanda na tayo, may guidance pa for them along the way. Yes. So yun, if you really believe that you're raising your children well in the long run, you shouldn't be worried about their decision. But what if money is the main issue? We all know that they're both, kumbaga, parang high-achieving actors and actresses and singer, diba? So, pag mayayaman talaga kinakasal, talagang hindi nawawala ang issue about prenup, about money. Yeah. Yeah. Diba? Ako, sabihin ko lang sa anak ko. E paano kung wala namang prenup, diba? Kung walang prenup, kung parehas naman sila, they're earning on their own, eh, sila naman yan. Mag-asawa naman sila, eventually, everything will be conjugal. It's sad. Sa akin lang kasi the concept of prenup is very sad. I guess kasi parang when you decide to marry someone, you accept it. Yeah. I know there's a practical side to it, but para kasing wala ka ring faith dun sa mapapangasawa mo eh. Na parang for security reasons, ganoon, dahil iniisip niyo na na hindi kayo magiging okay and gold digger lang yung lalaki o yung babae. Mm-hmm. I'm not comfortable with the idea of it. Like, I'm not gonna marry someone who is asking for a prenup. Because I'm also opening myself to you. You know, we should be open to each other. For each other. Isang pair lang ang sapatos ko. Yeah. Eh, paano kung hindi ikaw naman... Ikaw naka-Gucci. Branded ka. Ako siguro naman, kung ikaw din naman tingin mo mas nakakalamang yung isa, parang hindi ka na pag-isip at kaw na mag-offer. O, akin na, ang prenup. I'll sign it. Diba? Ganun na lang. Para walang gulo. Kung yun lang naman yung hinihingi sa'yo at wala ka naman talagang intention, no? Go ahead and sign it. Eh, paano kung hindi naman sobrang rich yung both families? Alam mo yung parang ano lang? Piprinap na. Wala naman kayo pang ano? Middle class to may kaya. Parehong may pinag-aralan. Parehong may kaya ang pamilya. Yeah. Pero may issues yung mother mo about, you know, about money. Huh. May issues in the sense na, paano ba? Ano, siguro yung support for the family. Kasi syempre, kunyari, kung uni ka iha, siya nagsusupport sa iyong mag-asawa. Ako, tumutulong sa pagpaparal. Yeah, something to say. So, diba? Yeah, go. Ako, wala eh. You can only do so much. Okay. Parang, huwag mo masyadong, huwag mo pakasalan yan. Yung mga ganong kayaman. Kukuha ka na yung mas mayaman sa atin. Yung mga ganon. Oh, eh, paano kung ganon ang push ni mother?
for parents, I don't don't underestimate yourselves. Like, I don't think you reared children to make you rich. Yeah. Or to make you survive in this world. You did not have children para yumaman. That's a very flawed way of thinking. At kung nabigyan ka na ng anak mo ng sobra-sobra na, mabusog ka na. Yeah. Be thankful, be grateful. Be thankful. Yeah. And just let them go and let them live their own lives. Yeah. Commit mistakes, whatever. At the end of the day, lalapit pa rin naman yan sa'yo. Pag nagkamali yan, di ba? Grabe. Kayo ba may maipapayo ba kayo? May prenup ba ako? Baka may prenup po ba kayo? Like, sa'yo mga prenup. I wish. Walang ipiprenup eh. Okay, may ma-advise ba kayo sa mga nagbabalak magpakasal, ayan, in the future? Sige. About the relationship with a mother and, alam mo na, the relationship of the son with the father-in-law. Yeah. Kasi parang, di ba, may post si Matteo G na ano, na parang if there have been some issues in the past, blah, 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 may mga hurtful na eme-eme, may mga ganon. So, anong mapapayo nyo sa mga ikakasal? At syempre, yung kanila magiging relasyon to the in-laws. Mm-hmm. Diba? Mas maganda na ano, tumira kayo malayo sa in-laws nyo parehas. Oh, totoo. Kasi minsan, most of the time, ako experience ko sa Chloe's inbox, ang daming letters nang nagpapagulo in-laws talaga. Yeah. So, mas maganda, huwag kayo makitira, both sides. Kahit tumira kayo sa barong-barong, okay lang. Right. Basta at least kayong dalawa, at tumira kayo ng malayo. It may be a cultural... Diba? Kaya yung parang you live in the same house. Kahit na may kaya, kahit na kaya nyo, sometimes they choose to do that. But I do agree with you. Because at the end of the day, you are starting a new family. Yeah. I mean, it doesn't mean that if you live outside of your parents' home, hindi ka na makikipag-connect sa parents mo eh. You know, you can live maybe nearby, two blocks away, pero living in the same house talaga, it can't, what's the term? Familiarity breeds contempt. Mm-hmm. Yeah. And, you know, sometimes our parents have different decisions, different beliefs, and True. Saka ano, you really have to learn to survive on your own. Yeah. Kasi alam mo, ano eh, tawag, usually yung mga issues naman like with the in-laws, kung kunyari nakatira ka sa in-law mo, it's not the big stuff or the big things that's an issue. Mm. Mostly it starts with petty things eh. Correct. Alam mo, hindi mo lang naligpit yung gamit mo or medyo balahura si babae sa bahay. Gumising ka ng tanghali. Gumising ng tanghali. Iba, alam mo yun? Yeah, doon nagsisimula and it piles up, it adds up. Nagiging malaking issue na, ay may ugali kasi si ganyan, tapos yung biyanan ko masungit. Kahit anong pakisama, may masasabi at may masasabi pa rin. Totoo. Kaya mas healthy talaga yung ano, yung i-separate nyo yung sarili nyo, lalo na if you're planning to get married. Kahit mag-rent lang kayo, kung wala pa kayong capacity to buy your own property, mag-rent lang kayo for starters. You know, that's not a bad thing. Okay. Diba? Yeah. At least para you can be on your own, parang ma-discover nyo yung isa't isa on your own, diba? Oh, kasi, without any contra on each side. That's true. Kasi alam mo, pag boyfriend mo pa lang yan, 1% lang. O girlfriend, 1% pa lang alam mo siya. Correct. The rest will be revealed, yung 99% pagkasama mo na sa bahay. That's a different topic, you know, living in. But I just want to say, like, to all the millennials who might be, for you to understand and I guess where we're coming from, I guess it's important for us to make decisions for ourselves because that is also a way of respecting our parents. I guess for me. Kasi parang they were able to raise a good child, citizen. You know, someone who is independent, a good citizen, and it's okay. Ang gusto ko lang talagang sabihin, wag natin i-blame yung parents natin for our decisions. So if you do decide to marry, make sure that it's your decision to marry this person. Whatever happens to you, your parents will be there to support you, but never ever let your parents decide for you. So don't be pressured. Make sure that it's at the end of the day, it's gonna be your life, so you take responsibility. True. Correct. Yeah. It's always going to be your choice. Diba? Ikaw pa rin naman talaga ang gagawa ng desisyon. Tama ka dyan. At the end of the day, ikaw pa rin yun. Correct. Ikaw naman makikisama. Oh, at saka mga magulang naman, you know, mahalin din natin yung ating mga, mahalin yung mga magiging bago mong anak. Diba? Yung inyong, ano ba yung term sa Tagalog? Manugang? Manugang. Tama ba? Oh, manugang. Tapos yung mga ikakasal naman, mahalin nyo yung in-laws nyo like your own parents. Give them the same love and respect like your own parents. May advice sa akin dyan yung nanay ko noon eh, nung nag-asawa na ako.
sagutin mo na ako, wag lang ang in-laws mo. Ever. Hindi ka mapapatawad yan. And I think that's true. Totoo yan. Magtitiis ka na lang talaga, especially kung kasama mo sa bahay or no. Or kung you have a problem with your in-laws, forstro mo na lang sa asawa mo. Pwede ka mag-open up. Kasi maiintindihan ng asawa mo yun eh. Siyempre, mas kilala niya magulang niya. Diba? But never doubt. Pag-usapan nyo na lang mag-asawa, pero huwag ka nang gumawa ng eksena sa mga, alam mo, same goes for sa mga sister-in-law, brother-in-law, same goes. It's extended yan eh. Mm. Mahalin mo ang magiging pamilya ng mapapangasawa mo para wala kayo maging issue. You know, extend the same love and respect for their family as you love your own family. Para walang issue. Perfect. Going back to the two, si Sarah G and Matteo G. I think kilala na naman nila yung sarili nila. Uh-huh. May mga families on both sides. That's why they've decided to, you know, get married. Okay. It's a mature decision to make. It yeah. is. And it is. If they're ready, then they're ready. Wala na tayong magagawa. 31? Ready. Oh, naman. So, how about you guys? What do you think about parents getting in the way of their kids' romantic relationship? Now, pwede nyong i-share sa amin yan. Just comment your answer below. And please don't forget to like this video and also subscribe to our channel. And follow us on our social media accounts. Everything is at Easy Rock Manila. And of course, you can also visit our website. That's www.easyrock.com.ph and listen to us live online as well. All right, so that's it, guys. Thank you so much for always sticking around, and I hope that you see us again on our next episode dito po sa Coffee Break. Bye!